Masipun po tayo. Magandang umaga po. Talaga ako po ay natutuwa. Kapakilala po yung aking kaysa isang asawa na pinakamaganda. Talaga po ako ay natutuwa. Ako po ay naimbitahan ni Pastor Jason. Nakita ko po yung paano kayo magpuri dito sa Panginoon ay para akong nakarating sa parang nakarating sa Hillsong Church. Talagang pinagpala ko ang lugar na ito ng mga worshiper. Andoon po ako kanina sa dulo ay talagang pong napasayaw ako na maganda ron. No? At ang isa pa, yung ibang kanta, pag hindi ko alam, ay talagang pinaaawit ko yung espiritu ko. Amen. So, sabi ko ng Bible, paawitin ko ang aking pag-iisip at paawitin ko rin ang aking espiritu. Nagbaro mo ba kayo nun? Kasi na ako, ayaw nga po tayo sa Christ. Amin nga po tayo sa espiritu. Ipingin niyo po ang mata niyo at sambahin niyo po, Panginoon, awitan ninyo sa espiritu. Yes. Pinagpala po ako ng Panginoon sa loob ng 10 taon na aking pong paglilingkod sa kanya mula sa pagka-tricycle. Talaga pong sari-saring pagsubok. Yan. Umaayaw po kami mag-asawa sa loob po ng 30 years ay nagtuturo po kami ng Bible study. Pero siyempre po, ang pangako ng Panginoon ay 100% totoo. Sabi ng Panginoon, pagpapalayan ko ang buhay mo, bibigyan kita ng buhay na masagana, yes! Ng buhay na masaya, yes! Ng buhay na meron ka sa mundo nito, yes! At bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Yes! At mahalaga, hindi tayo susuko. Yes! Sa loob na 10 taon, yung una kong paglilingkod sa Panginoon, kami dalawa ng asawa ko, isang tayo, isang tuwa kami. Pero hindi kami sumuko. O, pinagtatawanan kami ng mga kamag-anak, kaibigan, para katulad ni Pastor Jason, parang katulad ni Pastor, kung ano yung buhay niya, pamilya, parang lang. Dating makasalanan, magnanak, sigarilyo, droga, babae. Mabuti ang Diyos. May isang kaluluwa tumalikod, kumilala sa Diyos, at sumunas ang Diyos. Ano po, yan ang pinakamahalaga sa isang manggagawang katulad ni Pastor Jason at ng mga pastor na naririto. Isang kaluluwa lamang. Siyempre naman, yung kaluluwang yun, tumalikod, 30 years, hindi naman pwede nga bang panahon eh, 30 years, mahirap o nandong ka sa ibaba. Yung mga bata na naririto na nakikita ko ngayon, nakikita ko kayong kayo yung magiging mga tao na yun. Bakit? Pag ang iyong kaluluwa hindi mo pinakain ang salita ng Diyos, ang mangyayari sa'yo,
mapapagod. Amen. Magiging patpatin. Yes. At kapag nakasalanan ka ng kasalanan, baka tayo hindi na nakasalanan. Yes. Kaya nga magbabasa ng salita ng Diyos. Yes. Ay, wala pa akong pinabasa. Sabi ng Diyos, kapag nandoon ang kanyang espiritu, nandoon ang kalayaan. Yes. Wala pa ka nun. Yes. Sabi ni Pastor Jason, Pastor, Brother Roland, pwede ba tuhon mo yung mga tao? Paano magbigay? Sabi doon ako, Pastor, patawad. Ang ituturo ko lamang kung ano yung tinuro sa akin ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, nung ako nakakilala sa Panginoon, hindi ako umaharap sa gawain na wala po akong binibigay. Yes. Nung una, nagumpisa po ako, piso, tricycle boy, laging barya, 2 piso, 10 piso, pinagpapala, unti-unti, 100, 200, 1,000, pinagpapala, kaunti-unti, 5,000, 10,000, 100,000, pinagpapala, kaunti-unti, hanggang 10,000. Pero hindi po ako naniniwala sa tinuturo ng religion. Alam nyo ba itong Bible? Hindi po lahat na sinasabi rito para sa atin. Ako, ninenervous ang Pastor Jess. Example ko lang po, example. Example natin yung Bible natin. Example natin ang Bible natin. Sabi ko sa inyo, magbasa kayo ng Bible eh. Baka kasi turuan ko kayo, sabihin nyo, wala naman yung Bible eh. Ay, hallelujah. Example lang, example lang. Tinahon natin sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 22. Sample lang ito, kaya sabi ko sa inyo, ang Bible, yan ay Bible. Pero hindi lahat na sinasabi yun sa Bible para sa iyo o para sa akin. Amen. Halimbawa, sinabi ni Apostol Pablo, minamahal ko sulat ni Apostol Pablo sa Timoteo. Karamihan dyan para sa mga leader ng simbahan. Amen. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito, tsaka kay Timoteo, pigilan mo ang mga taong ito. Nagtuturo sila ng kamaturong hindi dapat ituro para lamang sila magkaroon ng salapig. Yeah. Sino ang pinuturuan ni Apostol Pablo? Leader. Para kay Pastor Jason. Para sa mga leader. Hindi pwede sa ordinaryong mamamayan na ituturo yun. O pigilan mo yung mga hindi. Para lang yan sa mga leader ng simbahan. Sampulo. Sampulo sa Deuteronomy 22. Sampulan ko ito. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa Galacia nung siya'y nagturo, dahil na ako'y magtuturo ng totoo, tuturin niyo ba akong kaaway niyo? Dahil si Apostol Pablo, hindi siya nagtuturo ng tungkol sa religion eh. Sabi ni Apostol Pablo, kung tungkol din lang sa religion, sabi niya sa Galacia, walang tatalo sa akin, pero hindi ako magtuturo ng tungkol sa religion. Ay, tuturo ko lang sa inyo kung ano ang narinig ko kay Kristo! Alam niyo, sabi ni Kristo nung siya'y nagtuturo, alam niyo ba pag ang Panginoon nagtuturo? Unang-unang beses nagturo ang Panginoon ang mga taong tinuruan niya sa loob ng sinagoga na galing sa kanya. Tinrace ang tulang sa pangin para takayin. Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang ituturo ko lamang sa inyo kung ano ang narinig ko sa aking ama. Bakit? Ang Panginoon po, pinsan ni John the Baptist. Di ba po? Si John the Baptist, ipinahayag sa loob ng templo, Holy of Holy. Itong pamilya ng Panginoon at ni John the Baptist, meron silang napakataas na katungkulan sa reliyon ng mga Hudyo. Sila ay pariseo. Ay po, sample ko lang. Bakit hindi lahat ng turo sa Bible ay para sa atin? Okay. Deuteronomy chapter 21:15. Sabi dito, sample ko lang, kaya sinasabi ko sa inyo. Kung ang isang lalaki ay may 2 asawa at mas mahal niya ang isa. Kita nga, no? Sa Bible, no? May tinuturuan, pwede 2 asawa. Pero hindi yan para sa atin ng mga hindi. Naniwala pa kayo nun? Sinabi ni Kristo, kapag ayaw mo ang gagawin niya sa'yo, huwag mong gagawin sa kanya. O, doon yung bumabali yan. No? Sabi ni Kristo, ang maraming tao, kinukuha tong mga turo sa lumang tipan. Sabi nila, naku, pwede magkasawa ng 2. Bakit?
Kaya ng tao sa Bible, tagagalawa, tagagatlo, pangalan ng asawa, binali ni Kristo. Sabi ni Kristo, hindi kayo Hudyo. Kayo'y manahintil! At ang Diyos ay magpagtipan sa inyo. Kaya ang tawag sa Bible natin, bagong tipan. Bakit? Sapagkat ang lumang tipan, nakita ng Panginoon, yung mga tao, hindi naging mabuti. Tumalikod sa Diyos. Okay, at marami pang iba niya na nakasulat. Ang binabasa ko sa inyo, Deuteronomy, Genesis, yung limang una, yan ang Bible ng mga Hudyo. Ang tawag diyan, Torah. Sa ibang salita, Talmud. Yan ang saligang batas. Yan Old Testament na yan. Yan ang Bible ng mga Hudyo. Kaya itong mga nakasulat dito, ang ginamit nila para patayin si Kristo. Hindi lamang si Kristo, pati yung mga disipulo na iniwan ni Kristo, yan ang ginamit nila. Bakit? Dito sa lumang tipan, marami dito utos na hindi para sa atin. Ang isa riyan, pag-araw ng Saba, huwag kang gagawa, aupo ka lang. Galing ako doon sa Israel, ilang beses na nagpunta. Pag-araw ng Friday, Saba, kahit magluto ng pagkain, hindi sila kumakain. Bakit? Sabi sa mga Diyo, bawal sila gumawa. Kahit elevator, hindi sila namin doon. At marami pang iba. Andyan yung kapag ang tao ay... Napakarami. Alam natin lahat yan. Binabasa natin lahat yan. Okay. Iwan natin yan. Para mas malinaw lang. Sabi ng Panginoon, kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Lucas 24:44. Kailangan dapat na matupad ang mga isinulat tungkol sa akin sa aklat ng mga propeta, sa aklat ni Moses, at mga awit. Okay. Ang Bible po, mayroon tatlong bahagi. Una, aklat ni Moses, Matthew, mga Genesis hanggang yung unang lima. Sumunod dyan, yung awit, sinulat niya ng mga propeta. Sumunod dyan, isinulat ng mga apostol. Kaya anong hindi ngayon, sabi ni Apostol Pablo, tayo'y itinayo sa isang pundasyon na itinayo ng mga apostol. Ano ibig sabihin ng apostol? Sinulat ng mga apostol, yan yung bagong tipan. Okay? Kailang ba, Pastor? Sabi ni Pastor, ano kaya dito? Okay, tignan po natin. Bakit ako, every time na ako ipupunta ng simbahan, kahit sa Bible study, hindi pwedeng walang lamaan ng aking kamay. Alam niyo, hindi lang si Pastor ang hindi nag-lockdown kami. Hindi rin doon kami nag-lockdown. 100 na tao, every Monday, nagpa-Bible study kami. At yung aming ibinibigay sa Panginoon na handog, binibili namin ng bigas. Siguro nakabili kami ng mahigit 1,000 bigas nung lockdown. Pinamibigyan namin sa mga pastor. Kaya nabigyan nga rin si pastor. Ha? Hindi galing sa akin yun. Galing yun sa mga taong nakakaalam paano sambahin ng Diyos. Tingnan natin paano sumasamba ang mga tao sa Diyos. Genesis 4:3. Dumating ang panahon na si Cain at si Abel ay naghandog sa Diyos. 4:4. 4:5. O, alam ko, nababasa niyo yan. At binigyan ng Diyos ng pabor si Abel. Nakita niyo, kapag naghandog, ano? Mayroong pabor. Binibigyan ng Diyos ang pabor. Alam niyo, nung ako'y naghandog sa Panginoon, abot-abot ang pabor na inabot ko sa Diyos. May mga bagay na ako'y bumibili ako ng lupa, wala akong pambili. Di ko alam kung saan akong bubuha. Ililipat sa akin ang may-ari, wala akong bayad. Ako pa binabayaran. Hindi po yan, Diyok. Totoo yan. Hindi lang isang beses, dalawa, tatlong beses nangyari sa akin yan, apat. Okay, bakit po? Sapagkat ako'y sumamba sa Diyos, ako'y naghandog! Alam niyo lahat ng tao sa Bible naghahandog? Walang hindi. Walang tao hindi sumasamba sa Diyos naghahandog. Dumating na po tayo kay Noah. Winasak na ng Diyos ang daigdig, di ba? Nakabasa natin yun. Lahat ng tao sa daigdig nakita ng Diyos, masasama na. Meron isang nakita ng tao ang Diyos. Mabuti. Sino yun? Si Noah. Umiwala ba kayo ron? May isang tao nakita ang Diyos. Mabuti. Genesis 6:9. Nakita ng Diyos si Noah, isang tao matuwid. Genesis 8:20. At nagtayo ng altar si Noah
para kay Yahweh at siya'y naghandog. Nang maaway ng Diyos ang mabahong samyo nito, sinabi niya sarili, hindi ko na susumpahin muli ang lupa dahil sa gawa ng tao. Genesis 9:1, at si Noah at ang kanyang mga anak ay binaspasan ng Diyos. 2, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon at lahat ng gumagapang sa lupa at mga isda. Ang lahat ng ito ay nilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Sa Diyos, sumampa ka. Ibibigay sa iyo ng Diyos sa kapangyarihan sa iba ng lupa. Ako kapag nakilala akong Diyos sa Espiritu, walang boundary sa laman ko sa flesh. Una sa Espiritu muna. Kailangan makilala mo ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, sabi sa Genesis. At ang Diyos ay nagkatawang tao. Nakita na ba natin? Nakapasa pa natin yan. At meron nagkatawang tao ang Diyos. Bakit siya nagkatawang tao? Sapagkat ang Diyos ay nagandog. Sino nagandog? Si Jesus ang kanyang buntong nanak. Tanya, pati Diyos nagandog. At nang si Jesus ay magandog, anong kanyang inandog? Inandog niya ang kanyang buhay. Pati si Jesus nagandog. Meron bang ikaw po si Jesus? Naman next time yan. Espiritu ng Diyos ay dumating, bibigyan niya kayo ng kalayaan. Hindi niya kayo bibigyan ng pasangan! Kala ba kayo ang Diyos pag dumating, hindi kayo bibigyan ng pasangan? Mahal ng Diyos ang pasangan na bibigay! Ay, naku po. Nung natutunan ko yan, lahat ng biyaya ng Diyos, lahat ng galaw mo, pati talong mo pinagpapala ako ng Diyos. Ano sabi ng religion ko, nako! Ano yung tinuturo mo? Sabi ko, hindi po. Gusto ko po silang pagpalaki ng Diyos sa simbahan! Palakpakan natin ang Panginoon, ha? Ayaw ko nang palakpakan sa amin, ha? Ayaw ko kuhanan ng glory ni Lord, ha? Napakaganda ng kanta ni Panginoon, ha? Glory, glory, glory! Yung glory para sa Diyos lang. Yeah. Ayaw kong kukunin ang buhay. Yeah. Alam nyo, meron tumanggap niya si Herodes, yung hari. Kinuhulog siya ng buhay. Kailangan ang Diyos lang lagi papupuriyan ang buhay. Tatlong pong taon! Mula noong kami nakakilala kay Kristo, at tulad nung mga patuturo rito, dating tricycle boy, dating pinagtatawa na, kapag hindi kayo sumuko, sigurado 100%, makukuha ninyo ang inyong ani! May natututunan ba tayo? Hallelujah! Oh Lord! Hebrews 11:4 Ano ba yung Bible? Sa pamamagitan ng pananampalataya, siya'y nagandog. Sinong pinapanggit dito? Si Cain. Alam niyo ang pananampalataya at paghahandog, magkapatid, magkasama. Meron pang isang kasama yan. Ano yun? Katuwiran! Righteousness! Nakita niyo naman naghandog si Abraham? Naman nabasa niyo na yan, no? At si Abraham ay nagandog ng kanyang nilalay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. At ng kanyang nilalay, ang sabi ng Diyos, mula ngayon, ako magkakalog ng lahat ng iyong kailangan. Nabasa niyo na yan? Nabasa niyo na ba yan? Teka, tingnan nga natin kung nasaan yun. Samahan niyo ako, buksan niyo Bible niyo. Para makita niyo kung totoo nga ba itong sinasabi ko. Sinasabi ni Lord pala. Genesis 22:1 Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya, Abraham, Abraham, narito po ako. Sinabi sa kanya, isa mo kaysa isa mong anak na pinangamamahal. At iandog mo siya sa akin.
kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at iandugmo siya sa akin. 13! 22 verse 13. Tumalun ako para hindi masyadong mahaba. Paglingon niya, nakita niya ang isang tupa na nakasungay na nakasabit sa sangangayop. Ito ang kinuha ni Abraham sa lahip, sa halip ng kanyang anak. At ang lugar na iyon ng pagsamba ay tinawag ni Abraham, ang Diyos ang nagkaroon! Ang kasi ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng mundo, lahat ng kailangan mo, dami, bahay, tahanan, sasakyan, pera, natutunan naman tayo. Amen. Kaya natanggal bless na amin ko. Hallelujah! Ay, minsan rin ako bayan. Isang libro sana ituturo ko sa inyo para sa mga taong nag-handog. Natanggal sa amin ko. No, magandang si David! Amen! Ay, si David, ano? Magandog, ano? Panahon, nagkaroon ng isang salot at tulad ngayon, nagkaroon ng pandemya. Hallelujah! No, magandog si David, natigil ang salot! Hallelujah! Hallelujah! Tanapin ko muna! Ay, naku po. Nabasa niyo ba yun, no? Si David ay nagkasala, pinapili siya ng Diyos. Anong gusto mo parusa? Tatlong araw! Nasalot! Tatlong buwan pagkabihag! Tatlong buwan tagutom! O tatlong taong pagkabihag ng kaaway! Pinili ni David salot. Sabi ni David, ako, okay na ako sa salot. Pakakaunti lang mamamatay. 3 days, paglabas ni David, nakita niya 70,000 patay sa Jerusalem dahil sa salot. Tinanong niya sa propeta, anong dapat kong gawin? Protect, prophet! Sabi ng propeta, magandog ka. Yan, hindi ko na makita ko sa mga sa isin. Ako sa isang ako, hindi kami match. Hindi pa kayo match. Ay, naku po. Sinabi ni Diyos kay Moses, Moses! Hindi ko kayo papayagan lumaya sa Egypt! Sabi ni Joseph, naku! Malarit! Kailangan mo kaming palagan kami magandog! Noong si Solomon ay magandog, sinabi sa kanya ng Diyos ng oras ng gabi, Solomon, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. At si Solomon ang naging pinakamayaman sa buong daigdig. Yes. Noong si Job ay nagandog, naging kaugalian niya ay magandog, siya ang pinakamalaman at pinakamayaman sa buong silangan. Yes. Hindi siya nakita po nun. Alam ka lang. Amen! 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 Kapag dumating si Kristo, ang una niyang gagawin sa inyo, palalayain. Amen! Okay? Noong nagandog ang pinan ni Moses, mananampalataya, sumpal ka, naniwala siya sa Diyos ni Moses. Anong kanya ginawa? Siya ay nagandog sa Diyos ng Israel. Siya ay naging matalino, naging tagapalin ni Moses. Binigyan siya ng katalinuhan. Kapag kayo'y nagandog, may daladala ang inyong kamay. Sabi ni Jesus, at si Jesus ay umupo sa tapat ng lalagyan ng mga handog. At nakita niya ang marami, mayaman at mahirap. Nakita ng Diyos ay isang pulubit, sumpalo, na may dalagdalang kusin. Sabi ng Diyos sa kanya, mga alagad, dali kayo. Tuturuan ko kayong lahat paano ang tunay na pagsamba sa Diyos. Tingnan ninyo ang barong ito na sumamba at nagandog na higit kahit kanino. Sabi natin na pala ng taya. Hey. Isang baba. Kung lumatay ko, nakikita ko. Genesis 15 verse 1.
si Abraham ay nagkaroon ng isang panitain. Ayan, binigyan naman nila ng panitain. Mata, nakita ko. Sinabi ni Yahweh, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na magiging ingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon, ano pong kabuluhan ng gantimpala sa akin kung wala naman akong anak? Hindi mo ako pinagkaloob ka ng anak. Kaya si Alasar na aming alipin ang magmamahal ng ito. Hindi, sarili mong anak. Uy! Hindi, sarili mong anak ang magiging tagapagmana mo. Tingnan mo mga bituin, ganyan karami ang magiging lahi mo. Naniwala, sumampalataya si Abraham sa Diyos dahil dito, itinuloy siya matuwid ng Diyos! Ako ang kumuha sa iyo sa lupain ng Ur upang ibigay sa iyo ang lupain nito. Eh, Panginoon, paano ko malalaman na ito'y magiging akin? Pinamantanong niya, no? Ang tanong ni Abraham, Panginoon, sa dinami-dami ng iyong panago, paano ko matitiyak na ito'y mangyayari? Alam niyo ako saan sagot ng Panginoon ka? Masahin sa Bible niyo? Magandog ka sa akin! Bakit ako magandog sa Panginoon? Magre-reveal ang Panginoon sa iyo ng kapalaran mo. Amen. Alam niyo yung mga negosyo ko, hindi pa yung nangyayari, napapanaginipan ko na. Ito yan, ayan ang asawa ko. Pati yung asawa ko, bago ko yung pinakasalan, nakita ko yan. Sinabi ko sa kanya, nakasal na ako. Humingi ako sa Panginoon ng asawa. Sinabi ko sa kanya, totoo lahat ang sinasabi ko. Dinescribe ko ano sa pinakita sa akin ng Panginoon. Nung ako humingi sa Panginoon ng negosyo, pagkat nung una, ang negosyo ko, nasasarangat ako sa kasalanan, nababalik ako doon. Sabi ko, Panginoon, ayoko nito. Bigyan mo ako ng ibang pagkakakitaan ko! Oras ng gabi, every time na ako'y maghahandog, pagdating ng gabi, sinasabi sa akin ng Panginoon, anong ibibigay niya sa akin? Kapag ikaw, napunto mong sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, ano yung katotohanan? Yan, dala ng kamay mo. Amen. Yung Espiritu, umawit tayo sa Espiritu. Amen. Sambahin natin ng Diyos ang katotohanan, ang ebidensya, yung pinagpaguran mo, paglabas mo rito. Amen. Yun ang truth na ikaw ay isang tunay na mananambal ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang hinahanap ko ay mga tunay na mananambal! Mahal ko ang masayang nagtibigan. Yes, Lord. Ayaw ko yung nakasimano. Yes. Si Abel, hindi tinanggap ng Diyos. Yes. Bakit? Si Cain. Cain. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Jude. Jude 1:11. Kahabag-habag kayo. Ginaya ninyo si Cain. Namalilig sa salami! Sinabi rin siya. Sinabi rin sa 1 John 3:12. Huwag kayong tumulad kay Abel, kay Cain. Siya'y kabilang sa masama. Kita na nyo, ano? Kahit ikaw, dalahin mo lang ang salami mo, ilagay mo dyan. Pag ikaw ay gumagawa ng masama, paglabas mo rito, sabi ng Diyos, hindi mo natanggapin. Wala kang makukuha ng gantimpala. Amen. Anong mahalaga? Katuwiran. Yes. Tinanggap ng Diyos ang alay ni Abraham. Bakit? Sinabi ng Diyos, si Abraham, itinuring ng Diyos na matuwid ng kanyang iantos! Kanyang kaisa-isang anak. Magkapatid ang pananampalataya, pagsamba sa Diyos na merong malayang paghahandog, offering, at ang righteousness, katuwiran.
Hindi mo pwedeng nanakawan mo ang Diyos sa pamamagitan ng kahit anong bagay. Yes. Di ba? Maraming uri ng pagnanakaw. Pag ang gobyerno natin, ninakawan nyo, magnanakaw pa rin. Yes. Naniniwala kayo ron? Yes. Magnakaw ka ng 5, magnanakaw pa rin. Yes. Magnanakaw ka ng 1,000,000, magnanakaw ka pa rin. Yes. At kapag yan ay nilagay mo sa law of Moses, sumpa ang kabayaran na. Niniwala kayo ron? Kaya sabi ng Panginoon, iniligtas ko na nga kayong tinubos sa batas na ito. Bakit papasok na naman kayo dito? Alam niyo bakit maraming tao hindi pinagpapala ng Diyos? Laging may guilt. Marumi. Hindi siya lumalakad sa katuwiran. Sabi niya, ay nako, maliit na bagay lang naman to, nakawin ko nga to. Magnakaw ka ng maliit o malaki, magnakaw ka talaga. May naunawaan ba tayo? Amen! Okay. Romans 12:1. Okay, basahin natin. Basahin natin yung Bible natin. Romans 12:1. Roma. Roma. Yan. Sino gustong bumasa? Amen. Ano ba ako nagbasa? Amen. Romans 12:1. Yan ako na. Kaya na mga kapatid! Okay, sinong kausap ni Apostol Pablo? Mga kapatid. Tayo. Amen. Kapag tinanggap mo si Kristo, ang tawag ko sa iyo, kapatid kayo Kristo. Amen. Sapagkat ang Espiritu ni Kristo, tinanggap mo. Nasaan ngayon si Kristo? Na dito. Nasaan siya? Sa dami. Anong ginagawa niya ron? According sa Galacia. Siya ay namumunurong pinuno sa lahat ng uri ng pag-aari at panunuan. Hindi siya parang baklalang nakaganyan sa langit. Hindi. Kailangan makilala mo sino ang Panginoon mo. Pag hindi mo siya kilala, hindi ko magtitiwala sa kanya. Ay naku, baka ako'y makadal ng aso. Baka ako'y tamaan ng COVID. Hindi ko naman siya kinaaway ang gobyerno. No? Kailangan natin sumunod sa sinasabi ng gobyerno. Kaya nakamas ako. Kaya ayaw kong mag-ganon. Kasi pamantayan ng gobyerno yan. Isa lang yun. Anong sabi rito? Romans 12:1. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. No, nakita mo si sister, ano? Kina sa sister, no? Binabago, ano? Hindi naman ko nung tinanggap mo yung si Kristo, eh, sa kanang anghel. No, ako, eh, proseso mo, 30 years. At hanggang ngayon, eh, patuloy ako binabago ni Kristo. Amen! Ay, nakatapos na. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano raw ang tamang pagsamba? Kailangan gumagawa tayo ng tama, ng mabuti. Hindi yung paghawak natin sa cellphone natin na nakakita tayo ng mabuting hita, nadulim na yung mata mo. Maingin na yung masama na naging mabuti, no? Kaya natin masama, yung mabuti. Pero ang masama, yung mabuti, nagiging masama. Yun ang pinakamasama. May natututunan ba tayo? Kaya ngayong umaga, bago kami umuwi, ang ituturo ko sa inyong pinakamahalaga, pagsamba sa Diyos, may dala ang kamay, masayang pagbibigay. Alam niyo ako, sabi ng mga tao, naku, Roland, bakit ang pagbibigay mo ay ganyan?
Sabi ko, alam nyo, yung 10% na sinasabi nyo, ako 100%! Hindi ako nakatali sa 10% na hindi kayang gawin ng kahit sino! Sinabi nga ni Kristo, hindi ba binigay sa inyo ang kautusan? Bakit wala ni isa sa inyo ang gumagawa nito? Mga Hudyo yun, ha? Mga kautusan nyo sa Hudyo. Hindi ako nagtuturo, huwag niyo kung bakit ko ngayon. Kung saan naroon ang Espiritu ni Kristo, aalpasan niya kayo. Bakit kayo aalpasan? Upang kayo'y dalahin niya sa matabang pasto niya. Hindi kayo hayaan ni Kristong nakakulong sa kulungan ng mga turo ng relihiyon. Gusto ng Panginoon tayong pagpalain. Walang boundary! Yes! Pero hindi ibig sabihin, bukas katalis natin dito, lahat tayo, katulad na ng cure ni Carola. Hindi. 30 years na mula nang kumilala ako kay Kristo. Pinipilit kong gumawa, lumakad ng matuwid sa mundong ito. Kapag ikaw sumamba ka sa Diyos, may dala ka. Pag-alis mo ng pintuang yan, sikapin mong lumakad ng matuwid. 100% para nang dadaan sa hagdanan. Pahangat ng pahangat ng pahangat ng pahangat ng pahangat ang buhay mo! Basta huwag kang susuko, siguradong mag-aani ka sa takdang panahon. Palapakan natin ang Panginoon! Maraming pong salamat sa inyo lahat at sana'y narinig natin ang boses ng Diyos sa pagkakas. Hallelujah.